tanghaling tapat nga mga Mari Abay, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Diyos ko, Day. Ganitong mga sitwasyon, mga Mari Abay, mapapa-thank you, Lord, ka na lang. Dahil sa sobrang init na ng panahon ngayon, mga Mari Abay, hinahanap-hanap na ng katawang lupa mo yung ulan. O, diba? Araw na ito, mga Mari, ay pupunta nga kami sa school ni Kuya Ken. Oo, mga Mari, ngayong araw na to ay fourth smart day ni Kuya Ken. Siyempre, hindi pwedeng wala ang mama kasi kailangan nga daw ng parents. Ayan na nga si Kuya Ken, mga Mari. Dahil ako ang mama niya, siyempre bias tayo, napakagwapo ng anak ko. Ganun. Kung isang araw din, mga Mari Abay, bisibisihan din ang mama niyo. Graduation day din kasi ni Bunso. Pag marami ka talagang anak, mga Mari Abay, asahan mo na na magiging busy ka, lalo pat malapit na ang bakasyon. Buti na lang talaga at hindi nagkasabay-sabay ang moving up nila, mga Mari. Kung hindi ko na alam ko anong gagawin ko, paano ko hahatiin yung katawang lupa ko. Oh, diba? Bago nga pala kami dumiretso sa school ni Kuya Kel, mga Mari Abay, dumaan muna ako dito sa Fitmart. Kailangan kasi magdala ng food to share, mga Mari. Kailangan ko talagang bumili ng kakanin, mga Mari. Abay, nung pumunta nga ako sa pwesto dyan ng mga kakanin, abay, ubus na daw lahat. Abuti na lang itong Dunkin' Donut, Mari. May natira pa. Kaya umorder na lang ako nito ng dalawang box. Nasa 360 pesos nga pala ito, mga Mari. Madami-dami din kaming mga parents dyan na nakapila, mga Mari. Mabuti na lang at may naabutan pa Diyos ako. Diyos ko, Day. Ibunso nga pala, Mari. Ay, iniwan ko na sa bahay at si Kuya Sian ang nagbabantay sa kanya. Mabuti na lang talaga, mga Mari, at napakiusapan ko si Kuya Sian na mag-absent muna siya ngayon sa practice nila sa graduation niya. Mabuti na lang talaga, mga Mari, at naiintindihan ng panganay ko yung sitwasyon namin na wala nga kaming yaya, wala kaming katulong. Wala akong mapag-iwanan sa kapatid niya. Sinabi ko naman kay Kuya Sian na uuwi agad kami ni Kuya Kel. At papasalubungan ko nga sila ng Dunkin' Donut din. O, diba? Magastos. Siyempre naman, mga Mari, nakakapag-food to share ka nga sa school tapos sa mga anak mo, hindi. 1:30 pa naman mag-start yung program sa school, mga Mari. Kaya may 30 minutes pang mama nyo dyan. O, diba? Young Fitmart nga pala, mga Mari. Abay, malapit lang din yan sa school ng mga bagets. Natatawa ako sa part na yan dyan, mga Mari, kasi nga yung mga tricycle driver dyan, abay, tinatanong nila ako kung nagbablog ba daw ako. O, diba? Dumating na nga ako dito sa school, mga Mari. At ayan naman, kumusta naman, wala ngang maupuan. Charis! Hindi pa naman nagsastart yung program dyan, mga Mari, kasi hinihintay pa yung ibang mga parents. Aba, ang ganda ng smile ni Kumare. Alam nyo ba, mga Mari? Halos lahat ng bitbit ng mga parents dyan, abay, Dunkin' Donut. Dyan sa moment na yan, mga Mari, abay, naghahanap na ako ng mauupuan. Makikiupo muna ako kahit saglit, mga Mari. Tatayo na lang ako pagdating ng ibang estudyante dyan, mga Mari. Ayan na nga, mga Mari, at nagsidatingan na nga yung ibang parents dyan. Medyo marami-rami na kami dyan sa room. Tumayo na nga ako dyan at lumipat ako doon sa inuupuan ng anak ko. Ayan nga, sinabi ko nga kay Kuya Kel na kumandong ka na lang kay mama. Hindi naman kasi kakayanin ang mga muscles natin sa legs, mga Mari, kasi matanda na tayo. Charis! Pag full-time mom ka talaga, mga Mari, abay, dapat full-time ka rin nakasupport sa lahat ng event ng mga anak mo. Katapos ng event na to, mga Mari, abay, bakasyon na ni Kuya Kel. Ang hinihintay ko na lang talaga, mga Mari, ay yung graduation day talaga ni Kuya Sian. Yun na talagang hinihintay ko, mga Mari, at magbabakasyon na kami sa probinsya. Yan na nga, mga Mari, at nag-start na yung program kasi kumpleto na nga yung mga parents. Alam nyo ba, mga Mari, abay, napakaswerte nga namin at si Teacher Anna Panlaki yung naging advisor ng mga anak namin. Paglalab talaga siya ng mga estudyante niya. Lalaman naman natin, mga Mari, sa mga anak natin, paglab na love nila yung teacher nila, ibig sabihin napakabait ni Teacher Anna. Bago nag-start yung pagbibigay ng mga awards, mga Mari, abay, nagsayaw muna ang mga boys. Kuwang-tuwa nga kami, mga Mari, abay, napaka-active. At ang saya-saya ng mga estudyante. Pagkatapos nga ng intermission number, mga Mari, ayan, bigayan na ng mga awards sa mga bata. Siyempre, tinawag na din si Kuya Kel. Sa sobrang excited nga ni Kuya Kel, abay, iniwan niya yung mama niya. Oh, diva. Dali-dali din namang sumunod ang mama niyo, mga Mari. Hinihintay na nga ako ni Kuya Kel. Ano pa bang gagawin kundi ang proud mama, abay, lumapit na din. Nakisuyo nga ako dyan. Nakuhanan kami ng picture, mga Mari. Pagkatapos ng picture-picture, abay, bumalik na rin kami sa upuan namin, mga Mari. Nakikita nyo yan si Kuya Kel. Napaka-proud niya talaga. Tawan ko ba, Mari, pag mga ganitong bagay, nagiging emotional ako. Kalain mo yun, napalaki ko silang mag-isa. Tangga lahat ng pagod ko dyan, mga Mari. Noong naibigay na lahat ng awards sa mga bata, mga Mari, abay, may pasayaw pa silang lahat. Tribute daw nila yan sa parents nila. Ayan nga si Kuya Kel. Ayaw na ayaw niya yan, kinukuhanan siya ng video talaga, mga Mari, habang nagsasayaw. Nahihiya kasi siya, Mari, kasi hindi daw siya dancer. Pero syempre, kasi nga proud mama tayo, matigas ang ulo. Hindi pa niya napapansin dyan na kinukuhanan ko siya ng video. Sabi ko nga sa kanya, diba gusto mo maging vlogger, kaya huwag ka na mahiya. Oh, diba? Pagkatapos nilang sumayaw dito, mga Mari, abay, lalabas na din kaming lahat ng mga parents. Dahil yung binili naming food to share, mga Mari, abay, sila-sila lang din ang kakain nun. Oh, diba? Gutom din ang parents. Sige, mga Mari, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. See you on our next vlog. Bye!